you, Peter. Que sim, ganado. Ana, Teresa, de Caroz, Chance, subscribe. Angela, Stimoka, Janine, Godo. Ariela, Arido. Maria, Venus, Rao. Hello mga kapatid. Nagkinip po ako, nakakatakot. Ano kaya yun? Ah, dahil malapit ang araw mga patay, katatakutan na naman mga kapatid. So sana yung magustuhan ninyo mga kapatid, ang title ko ay Matakot Ka. Ha? Huwag kang matakot sa mga patay. Matakot ka sa mga kayang gawin ng taong buhay. O, di ba mga kapatid? I hope you enjoy watching guys. Sa mga lugar. Isa ang sementeryo sa mga kinatatakutang puntahan. Puno ng balete. Hindi lamang dahil sa itsura nitong nakakikilabot, dahil sa sinaunang panahon pa nitong reputasyon at ang palagian nitong depiksyon sa mga pelikula at telebisyon. Kilala din ang punong ito bilang portal di umano ng mga maligno, engkanto at mga di matahimik na kaluluwa. Paramdam di umano mga ligaw na kaluluwa, kundi naging piping saksi ang punong ito sa isang karumaldumal na krimen na nangyari pa noong dekada 90. Ayon sa balita, mahigit 2 dekada na ang nakararaan, mayroong isang napakagandang dalaga mula sa bayang ito. Ngunit sa di malamang dahilan, ang magandang dalaga ay nagpakamatay. Sa nitsyon ito, inugot ang kanyang bangkay at walang awang halinhinang pinagsamantalahan siya ng 2 kalalakihan. Sa kabutihang palad ay nahuli ang mga lumapastangan sa kawawang bangkay dahil sa kakaibang bakas na iniwan ng 2 suspek. Nakita ng mga pulis sa tabi ng bangkay ang mga bakas ng kamay at tila bakas ng tulos sa lupa.
Dito nang inala ang mga pulisya na maaring putol ang isang kamay ng isa sa mga lumabastangan. Gamit ang naturang ebidensya at sa tulong ng ibang impormante, ay nabigyan ng hustisya ang kaawaawang dalaga. Nakaramdam ako ng kakaibang kalungkutan nang napansin kong napakarami pala ng puntot ng mga bata ang nakapaligid sa malungkot na puno ng balete. Sa napakalungkot na lugar na ito ay nakatawag pansin sa akin ang isang munting libingan. Isang libingang dumurog talaga sa aking puso. Ito ay puntod ng isang sanggol na namatay sa araw mismo ng kanyang kapanganakan. Hindi ko alam kung nasilayan man lamang ba niya ang liwanag o naramdaman man lamang ba niya ang unang haplos ng kanyang ina. Ang anyo ng kanyang libingan ay mahirap husgahan dahil sa hirap na dulot ng pandemya ay maaring ito lamang ang nakayanan ng kanyang mga magulang. Mag-subscribe ka na. Dahil kung hindi, dadalawin ka ni Walak. Paano mga kapatid? Natakot ba kayo? At sobrang taktak-taktak ko, mga kapatid. Sige po, hanggang sa muli na kung nakikita. Mag-bush! Para nag-enjoy kayo sa mga katatakutan ng katakot ko o nakapalokan, nakabalik. See you on my next video. Mag-bush! I love you all. Matakot sa mga patay. Mas lalo kang matakot sa kayang gawin ng mga buhay. Please comment down below, click the like button and subscribe. Plus, hit the notification bell para update ka sa mga bagong videos ko. Chok Tak Channel, Chowariwa, Chumutukwanet, Chowetokigen! Yun na! Sisters! Sisters! I'm back!